Ang Walang Kapantay na Martial God, Ikalawang Aklat. Kabanata 381, Pagsang-ayon sa Isang Laban sa Hinaharap. Pagbaba, kapag lumitaw ang mga bagong nilalang, magpapadala ako ng ilang malalakas na cultivator upang patayin sila. Pagkatapos, pipili ako ng isa sa kanila na lalaban sa iyo. Kung mananalo ka, maaari kang maging mahusay na pinuno ng bayan. Kung matalo ka, kailangan mong parusahan bilang isang kriminal. Gayunpaman, huwag kalimutan na maging ano ka man, isinuko ka ng Continent of the Gods. Ang Godly Emperor Zhou ay sinabi ng masama. Nang marinig iyon ni Lin Fang, galit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang daan-daang malalakas na cultivator ng Zuan Yuan City ay tumingin kay Godly Emperor Jiu. Hindi nila nagustuhan ang salitang kriminal dahil hinangaan nila si Zuan Yuan ang Demon Emperor. Nag-aalala si Godly Emperor Wang kay Lin Fang. Paano kung matalo si Lin Fang? Maghiwa-hiwalay na tayo. Sana manalo si Mo Fang. Sabi ni Officer Tai Zuan pagkaraan ng ilang sandali. Mapang-api ang kapaligiran. Tumanggo ang lahat at tumingin kay Lin Fang, pagkatapos ay umalis sa lugar. Hindi umalis si Mo Fang, naghihintay kai Lin Fang. Lumapit si Tai Zuan kay Lin Fang at tinapak ang balikat ni Lin Fang, sinabing, "Kung matatalo ka, hahamunin ulit kita. Hehe, hindi ako papayag na gawin mo ito." Sabi ni Fang, nakangiting kumpiyansa. Tumawa si Tai Zuan at naglakad palayo. Wala siyang pakialam kay Godly Emperor Jiu. Siya ay isang opisyal sa Zuan Yuan City at siya ay nanirahan doon sa napakatagal na panahon. Iginagalang siya ng lahat, kasama na si Godly Emperor Huang. Tiningnan sila ng Godly Emperor Jiu. Galit siya pero kinontrol niya ang sarili niya. Gusto niyang patayin si Lin Fang at Tai Zuan sa mismong lugar. Malapit na niyang magawa iyon, malapit na silang patayin ang isa sa kanyang mga alipin. Godly Emperor Jiu, mangyaring pumunta sa dakilang palasyo para sa isang pag-uusap. Si Tai Zuan na ang bahala sa iyong mga lingkod. Sabi ni Godly Emperor Huang, dahan-dahan ang naglakad papunta sa Godly Emperor Jiu at sumulyap sa 50 cultivator na dumating kasama ang Godly Emperor Jiu. Mayroong isang dosenang cultivator sa tuktok ng ikasyam na Holy Spirit Emperor Layer at apat na half Godly Emperor, lahat ay medyo bata pa. Ang Godly Emperor Huang ay nakakakita ng mga henyo, at napansin niya ang isang cultivator na naka-purple na damit na sumusunod sa Godly Emperor Jiu. Ang kanyang chi ay mukhang napaka-stable. Ang Godly Emperor Huang ay mukhang seryoso at solemn na. Alam niyang delikado ang taong iyon. Nang makita ng Godly Emperor Huang kung gaano siya kalakas, sumimangot siya. Tuktok ng half Godly Emperor Layer, malapit na siyang makapasok sa Godly Emperor Layer. Siya ba ay kasing lakas ni Tai Zuan? Hindi na siya nilinggan ni Godly Emperor Huang, na dinala ang Godly Emperor Jiu sa malaking palasyo. Sinulyapan ng Godly Emperor Jiu ang cultivator na nakasuot ng purple na damit. Tumanggo ang huli at nawala sa larangan ng paningin ng karamihan. Lumapit si Lin Fang kay Mo Fang, at naghanda silang dalawa na umalis. Biglang sumimangot si Lin Fang, dahil may lumitaw sa harap nila at hamarang sa daan. Galit na pinandilatan ni Lin Fang ang lalaking nakasuot ng purple na damit. Alam ni Lin Fang kung ano ang gusto niya. Mas mabuting lumayo ka ng kusang loob. Sabi ng naka-purple na lalaki, na itinuro si Lin Fang gamit ang kanyang daliri. Kung gagawin mo, ako, si Zizuan, ay maaaring iligtas ang iyong buhay. Sabi ng lalaking nakasuot ng purple na damit. Tiningnan niya si Lin Fang ng masama. Ngumiti lang ng malamig si Lin Fang. Paano ka naging confident? Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Umiling siya at naghanda na sa paglalakad. Boom! Wala nang oras si Lin Fang para kumilos bago sumuntok si Zizuan sa kanyang dibdib. Isang nakakatakot na enerhiya ang pumipi sa dibdib ni Lin Fang. Ngumiti lang si Lin Fang. Tumagilid siya at naglabas ng kuwang at oras ng lakas ng daw. Ang suntok ni Zizuan ay dumapo sa kawalan, hindi man lang umabot sa kanya. Walang pakialam na ngumiti si Lin Fang at tinapak ang balikat ni Zizuan, sinabing, "Gayunpaman, lumipat ka na, kaibigan. At good luck kung susubukan mong patayin ang mga hindi kilalang nilalang na iyon." Si Lin Fang at Mo Fang ay naglakad palayo. Tumingin si Zizuan kay Lin Fang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Nakatayo doon si Zizuan, tinitingnan ang espasyo at oras ni Dao na hamarang sa kanyang suntok, at kalaunan ay ngumiti. Pinagpag niya ang kanyang kamao, at ang space-time na enerhiya ay naputol. "Hehe, kawili-wili. Hindi mo ako binaygo, sa totoo lang." Sabi ni Zizuan, malamig na ngumiti at nakatingin sa likod ni Lin Fang. Nagpatuloy sina Lin Fang at Mo Fang sa paglalakad palayo. Gayunpaman, nang makita ni Mo Fang ang ekspresyon ni Lin Fang, nagulat siya. Huminto siya at nagtanong, "Mo Fang, anong problema? Bakit mo hinahatak ang mahabang mukha? Maaaring ito ay..." "Mo Fang, si Zizuan ay isang mahirap na kalaban.
Kung hindi ko ginamit ang buong lakas ko, hindi ko mapipigilan ang pag-atake niya. Sabi ni Lin Fang, na mukhang malungkot. Ano ang kaya mong gawin? Tanong ni Mo Fang. Kung si Lin Fang ang naging dakilang pinuno ng bayan, maaalis niya ang kanyang pagiging kriminal. Kung hindi nagawang talunin ni Lin Fang si Zizuan, hindi niya magagawang maging mahusay na pinuno ng bayan, at nakawin ni Zizuan ang posisyon mula sa kanya. Kailangan kong makapasok sa Half-Godly Emperor Layer sa lalong madaling panahon. Bomantong hininga si Lin Fang. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Wala siyang Godly Emperor Seed, at hindi siya maghahanap ng isa. Sayang ang paglalagay ng lahat ng kanyang lakas sa paghahanap ng isang Godly Emperor Seed. Kalimutan na natin ito sa ngayon. Hakbang-hakbang. Bomantong hininga si Lin Fang. Mahinahon siyang umiti kay Mo Fang at naglakad palayo, bumalik sa kanyang silid. Malungkot ang hitsura ni Mo Fang, ngunit wala siyang magawa para tulungan si Lin Fang. Kinailangan muna niyang makapasok sa ikasyam na layer ng mabilis hanggat maaari. Mabilis lumipas ang araw. Hindi na kailangan pang pagalingin ni Lin Fang si Huang No. Maaari lang niyang ilabas ang ipinagbabawal na lakas, at si Huang No ay maaaring sumipsep nito mismo. Nabawi ni Huang No ang kanyang buong kakayahan sa pag-iisip ng napakabilis. May impresyon si Lin Fang na wala siyang sapat na lakas para masiyahan siya. Gayunpaman, malaki ang naitulong ng mga tabletang ibinigay sa kanya ni Godly Emperor Huang, kaya nagawa niyang magpatuloy. Lumipas ang tatlong araw. Ang chin ni Huang No ay naging mas matatag. Wala nang itim na marka ang katawan ng halaman niya. Sa kabaligtaran, siya ay nagmukhang mas at mas ginintoang, tulad ng isang maganda at marangal na halaman ng imperial. Miss Huang No, maaari mo bang mabawi ang iyong anyo ng tao ngayon? Tinanong ni Lin Fang ang halaman. Ano? Gusto mo bang makita ang totoong mukha ko? Mapanuksong sabi ni Huang No, ngunit pagkatapos ay humajijek. Nagbibiro siya. Pinagmasdan ni Lin Fang ang halaman na naging mas nakakasilaw. Umiling ito at naging anyong tao. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 382, ang iyong katawan ay maaaring maging isang binhi. Nang makita iyon ni Lin Fang, natulala siya. Kamukhang kamukha niya ang anino na nakita niya noon. Ang chin ni Huang No ay matikas at walang kabastusan. Mukha siyang celestial na nilalang, napapaligiran ng gintong baluti. Para siyang battle goddess, medyo malamig ang mga mata. Si Lin Fang ay nakakita ng maraming magagandang babae sa kanyang buhay, at dalawa lamang ang nagpaalala sa kanya ng kaunti kay Meng Qing. Ang una ay si Yao Yuyan, at si Huang No ang pangalawa. Ang chin ni Yao Yuyan ay hindi kasing lakas ng kay Meng Qing, ngunit ito rin ay matikas at walang kabastusan, tulad ng sa isang celestial na nilalang. Si Huang No ay mukhang isang diyosa ng labanan, ngunit siya ay tumingin din ng napakadalisay at maganda. Kahit sino ay tatalikod kapag nakaharap siya sa kalye. Hoy, bastos ka, ano ang tinitignan mo, o natatakot ka lang sa akin? Tinuya siya ni Huang No, habang humahajijek. Namula si Lin Fang at ngumiti, napakamot sa kanyang ilong. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito. Miss Huang No, ikaw. Magsusot ako ng damit. Maghintay. Sabi ni Huang No. Alam niya ang ibig sabihin ni Lin Fang. Walang oras si Lin Fang para mag-react nang lumitaw ang isang gintong liwanag sa kanyang harapan. Maaaring ihinto ni Lin Fang ang oras upang tumingin, ngunit hindi niya ginawa. Marahil ay sinusubukan din ni Huang No si Lin Fang upang makita kung siya ay isang bastos o hindi. Nang mawala ang mga gintong ilaw, muling lumitaw si Huang No, nakasuot ng gintong damit. Nagmukha siyang mapagpakumbabo at mapagmataas sa parehong oras. Para siyang diyosa, isang babaeng diretsong lumabas sa isang painting, natural na maganda. Hindi ko akalain na ang babaeng iniligtas ko ay magiging napakaganda. Bomantong hininga si Lin Fang. Tumingin siya sa kanya nang may paghanga. Kaya, Mo Fang, gusto mo ba ang Godly Emperor Seed o hindi? Tanong ni Huang No na walang pakialam. Ayaw niyang magaksaya ng oras sa isyong iyon. Kung gusto ni Lin Fang ang binhi, pag-iisipan niya ito. Kung ayaw ni Lin Fang, hindi na siya magtatanong ulit. Umiling si Lin Fang at sinabing. Hindi ko na ito kailangan. Maaari mo na yang itago. Nagulat si Lin Fang sa kanyang sarili nang sabihin iyon. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Pinanood ni Huang No si Lin Fang na umalis, nagulat din. Nakaka-interes na lalaki. Umalis si Lin Fang sa Zuan Yuan City upang tingnan ang magulong larangan ng digmaan. Napuno ito ng mga labi, tuyong dugo, at mga labi ng hindi kilalang mga nilalang. Doon namatay si Moto. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Lin Fang na mahanap ang kanyang bangkay at ilibing ito. Ang ilan sa Zuan Yuan na Demon Emperor ay naroon din. Maraming malalakas na cultivator ang namatay doon para sa Continent of the Gods. Ang kanilang masigasig na chi ay nawala, ang larangan ng digmaan ay napuno ng isang malupit at nakakalaso na chi.
Kung ako ang magiging dakilang pinuno ng bayan, malamang napatatawarin ako ni Master Zuan Yuan dahil sa hindi ko nagawang protektahan ang kanyang apo, naisip ni Lin Fang, habang nakatingin sa katawan ni Mao Tu na may kasalanan. Mabuti kung ikaw ang maging mahusay na pinuno ng bayan. Sabi ng isang boses sa utak ni Lin Fang. Masayang lumiwanag si Lin Fang. Godly Emperor Blood, ikaw ba? Ikaw ay gising. Sabi ni Lin Fang, nagmamadaling sinusuri ang kanyang mundo ng espiritu. Napakabilis, nakita ni Lin Fang ang silwete ni Godly Emperor Blood. Ang silwete ni Godly Emperor Blood ay kumikislap at lumabas siya sa mundo ni Lin Fang, lumitaw sa kanyang harapan. Kahit pandak siya ay may kamahalan. Ngunit anuman ang mangyari, ngumiti si Lin Fang dahil nakita niyang nakakatawa ang Godly Emperor Blood. Hoy, bata, ano ang ngiti? Sabi ni Godly Emperor Blood. Guro, huwag kang makulit, wala ako sa mood. Bomantong hininga si Lin Fang. Wala siyang ganang makipagtalo kahit kanino. Hindi niya iniisip na magbiro kadalasan, ngunit ngayong tinanggihan niya ang Godly Emperor Sidney Wang Nu, paano siya magiging half-Godly Emperor? Kinamot ng Godly Emperor Blood ang kanyang balbas at ngumiti. Haha, masama ang loob mo dahil sa isang Godly Emperor Sid. Akala ko may seryosong nangyari. Sabi ni Godly Emperor Blood, umiling at nakangiti. Napaupo siya sa lupa, hindi pinapansin ang maraming kalansay at bangkay sa paligid niya. Master, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lin Fang. Ang ibig kong sabihin ay maaari kang makalusot sa half-Godly Emperor layer kahit na walang Godly Emperor. Mahina hong sagot ng Godly Emperor Blood. Paano? Sabi ni Lin Fang. Naisip niya iyon, dahil sa ibang landas na niya tinatahak sa mahabang panahon. Alam niya kung gaano kahirap ang maglakad sa ibang landas. Ngayon ay wala na siyang oras, kailangan niyang makapasok sa half-Godly Emperor layer sa lalong madaling panahon upang makalaban kay Zizuan. Ha, huminahon ka, hindi pa ako tapos magsalita. Matigas na sabi ni Godly Emperor Blood. Hinangaan ni Lin Fang ang Godly Emperor Blood para sa kanyang kalmado. Iniwan ka na ng mga Diyos, may bawal kang katawan. Malamang naiintindihan mo na lumalakad ka sa ibang landas mula sa mga ordinaryong Godly Emperor. Noong mga araw, hindi ka makakapasok sa Huangqi layer. Huwag mong kalimutan na ang iyong ipinagbabawal na katawan ay nagpapahintulot sa iyo na gawin ang maraming bagay. Maaari kang maging isang Godly Emperor, kahit na walang mga Godly Emperor Seed. Noong mga araw, hindi rin gumamit si Mao Mian ng mga Godly Emperor Seed, at naging isang Godly Emperor pa rin siya. Kahit ako ay hindi gumamit ng isang Godly Emperor Seed para maging isang Godly Emperor. Paano ka makakapag-react ng ganyan sa isang panlabas na uri ng lakas? Kailangan mong magtiwala sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong katawan, sa sarili mong landas, iyon ang pinakamahalaga. Sabi ng Godly Emperor Blood. Ang kanyang mga salita ay parang mga talom sa puso ni Lin Fang. Malaki ang naging epekto ng mga ito sa kanya. Ang isang Godly Embryo ay maaaring maging isang binhi na makakatulong sa iyo na mahanap ang iyong landas at makapasok sa layer ng Godly Emperor. Sabi ng Godly Emperor Blood, hindi pinapansin ang ekspresyon ni Lin Fang, nananatiling kalmado at kumpiyansa. Ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at sinubukang isipin kung ano ang pakiramdam ng paglalakad sa bagong landas na iyon. Well, hindi naman talaga bago, dahil si Zuan Yuan ang Demon Emperor, Mao Mian, ay nakalakad na noon. Ang Godly Emperor Blood ay lumakad din sa landas na iyon. Maaari na ring maglakad si Lin Fang sa landas na iyon ngayon. Dahil nagawa na ito ng ibang tao bago siya, mas madali para sa kanya na gawin ito, dahil mayroon siyang akses sa ilang impormasyon. Hoy, bata, ikaw. Tanong ng Godly Emperor Blood, lumingon kay Lin Fang. Si Lin Fang ay nasa malalim na pagmumuni-muni. Napangiti si Godly Emperor Blood nang makita niya ito. Sana ay magtagumpay ka, naisip ni Godly Emperor Blood. Nanatili siya roon, nakaupo sa lupa sa tabi ni Lin Fang, pinoprotektahan siya upang walang makagambala sa kanya. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 383, pag-level up sa isang magulong labanan. Si Lin Fang ay isang malalim na meditative state. Ginawa niya ang kanyang sarili na isa sa mga lakas ng larangan ng digmaan. Mula sa malayo, para siyang hindi kumikibo na puno. Hindi niya nakuha ang atensyon ng mga tao, ngunit nanatili doon ang Godly Emperor Blood para protektahan siya. Mabagal na lumipas ang oras, isang araw, dalawang araw, si Lin Fang ay nakaupo pa rin doon, kalmado at tahimik, na nakikita ang sarili niyang daw. Nakatoon siya sa prosesong kailangang pagdaanan ng kanyang katawan para maging isang Godly Emperor. Ang prosesong iyon ay hindi nagtagal, ito ay lubhang komplikado. Sa sandaling naunawaan ni Lin Fang kung paano gumagana ang proseso, siya ay makakalusot. Kung hindi niya naiintindihan kung paano ito gumagana, maaari siyang maipit sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang sa daan-daan, kung hindi man libo-libong taon.
Kung hindi niya mauunawaan, mananatili siyang ganyan sa daan-daan o milyon-milyong taon, at ang kanyang katawan ay matutuyo at tanggayan ng hangin. Labis na nag-aalala si Mo Fang kay Lin Fang sa dalawang araw na iyon. Dalawang araw na niyang hindi nakita si Lin Fang, at walang laman ang kwarto ni Lin Fang. Wala na rin si Huang Nu sa silid ni Lin Fang. Sa ikatlong araw, nagkaroon ng panic attack si Mo Fang. Sa labis na pag-aalala, nagmadali siyang pumunta sa tirahan ni Godly Emperor Huang at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang mga alalahanin. Ang Godly Emperor Huang ay gumugol ng oras kasama ang kanyang anak na babae sa loob ng dalawang araw na iyon, siya ay labis na masaya. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ni Mo Fang ang tungkol kay Lin Fang, nakita niya ang kanyang sarili na nag-aalala rin. Mukhang kinakabahan si Huang Nu nang marinig niya si Mo Fang, lumingon sa kanya at nagtanong. Kailan mo siya huling nakita? Dalawang araw ang nakalipas. Nagkaroon siya ng maikling labanan laban kay Zizuan, pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid at nawala. Sabi ni Mo Fang. Hindi pa niya nakita si Huang Nu, ngunit nakikita niya na hindi simple ang relasyon ni Huang Nu at Lin Fang dahil mukhang kinakabahan ito. Napangiti si Huang Nu nang marinig iyon at sinabing. Kung ganoon nga, hindi mo kailangang mag-alala, ayos lang siya. Bakit? Tanong ni Mo Fang. Hindi niya naintindihan. Bakit siya kumpiyansa na ayos lang si Lin Fang? Dahil may ginagawa siyang sobrang importante. Kapag tapos na siya, babalik siya. Sabi ni Huang Nu, nakangiting may kumpiyansa at mukhang naaliw. Ang Godly Emperor Huang ay sumulyap sa kanyang anak na babae, Gamang Din. Ngumiti siya kay Mo Fang. Maaari ka nang umalis, babalik si Mo Fang sa loob ng ilang araw. Eh. Sige. Sabi ni Mo Fang. May iba pa siyang gustong sabihin, ngunit nang makita niyang si Huang Nu at ang Godly Emperor Huang ay hindi na nag-aalala, nakaramdam siya ng pagkabigo at galit, kaya umalis siya. Ang Godly Emperor Huang ay tumingin ng kakaiba sa kanyang anak na babae. Kahit na wala siyang sinabi, naiintindihan ni Huang Nu ang kanyang iniisip. Ama, pinag-aaralan niya ang sarili niyang landas. Nakangiting bulong ni Huang Nu. Ang Godly Emperor Huang ay nagbago ng husto. Mukha na naman siyang kinakabahan. Tinanong niya. Tumanggi kang bigyan siya ng Godly Emperor Seed. Hindi, tumanggi siyang kunin ito. Sabi ni Huang Nu, nakangiti at umiling. Mukha siyang natuwa. Hindi na siya makapaghintay na makita kung magtatagumpay si Lin Fang o hindi. Sigurado akong tumanggi ka munang ibigay sa kanya para mapag-aralan niya ang sarili niyang landas. Ito ay magiging lubhang mahirap tulad na, bagaman. Gaano karaming mga tao ang nagawang gawin iyon sa kasaysayan. Buntong hininga ang Godly Emperor Huang. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan at nagkasala. Nangako siya na tutulungan niya si Lin Fang sa tatlong bagay, at hindi pa niya nagawang tulungan siya sa pinakamahalaga sa ngayon. Emph. Ama, sa tingin mo nagsisinungaling ako. Gusto mo talagang ibigay sa kanya ang walang katumbas na anak mo. Galit na sinaway siya ni Huang Nu nang marinig niya ang kanyang ama. Mabilis na umubo si Godly Emperor Huang. Hindi pwede. Pero, matagal na dapat kayong mag-asawa. Nagmamadaling sabi ni Godly Emperor Huang nang makitang galit ang kanyang anak. Emph. E ano ngayon? Sabi ni Huang Nu, matigas ang ulong umupo sa isang upuan. Kung mag-aasawa ka, hindi mo na mapapanatiling Godly Emperor Seed. Sabi ng Godly Emperor Huang, bumantong hininga at umilingiling. Ako. Sabi ni Huang Tenghua. Gusto niya itong kontrahin, ngunit namutla ang mukha niya at nanginginig. Sa katunayan, kung magpakasal siya sa isang tao balang araw, ang kanyang Godly Emperor Seed ay kukunin ng kanyang asawa. Iyon ang pinakamahalagang bagay niya sa buhay. Ito ay isang simpleng bagay upang maunawaan. Kapag siya ikakasal, ang kanyang binhi ay kukunin. Nais ba niyang ibigay ito kay Mo Fang ng ganoon kadali? Namula si Huang Nu at tumingin kay Godly Emperor Huang. Hindi, pero kahit magpakasal ako, kailangan kong pakasalan ang isang taong tiyak na magiging Supreme Cultivator. Kung ipinakita ni Mo Fang na malakas siya, papakasalan ko siya. At magkakaroon siya ng dalawang binhi pagkatapos, mas malakas siya. Ngunit kung siya ay nabigo, hindi ko ito gugustuhin ibigay sa kanya. Sabi ni Huang Nu, na nakakuyong ang kanyang mga kamao. Siya ay matigas ang ulo at determinado. Walang magawa si Godly Emperor Huang, umaasa lang siya na magiging maayos si Lin Fang. Ang Godly Emperor Huang ay talagang hahangaan si Lin Fang kung siya ay magtagumpay, dahil iilan lamang ang nagtagumpay sa kasaysayan. Wow! 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 Biglang tumunog ang bugle call for battle sa bayan. Natuwa ang lahat. Tumigas ang ekspresyon ng Godly Emperor Huang. Aatake na naman ang mga hindi kilalang nilalang, bilasin mo. Hindi pa siya tapos magsalita bago siya nawala. Nakita ni Huang Nu ang pagkawala ng kanyang ama na may halong damdamin. Noong mga araw, ang may potensyal na makipagkompetensya kay Tian Di the Celestial Emperor ay ang kanyang ama, ngunit dahil sa kanya, sinayang niya ang kanyang buhay sa Zuan Yuan City.
Ama, pasensya na, malungkot na sabi ni Huang Nu. Lumabas siya ng kwarto at naghanda para makipaglaban. Sa labas, may mga ulap ng enerhiya sa lahat ng dako. Daan-daang malalakas na cultivator ang may hawak na mga sandata na umuugong ng may kapangyarihan. Nang bigyan sila ng utos ng Godly Emperor Huang, agad silang sumunod. Ang mga lingkod ng Godly Emperor Jiu, isang dosenang malalakas na cultivator, ay nagtipon. Ang pinuno ng maliit na hukbo ni Godly Emperor Jiu ay si Zizuan, at sinunod niya ang utos ng Godly Emperor Jiu. Ang Godly Emperor Huang at Godly Emperor Jiu ay nagkita sa isang palasyo. Nagkatinginan sila at tumanggo. Atake! Atake! Sabay na sabi ng dalawang Godly Emperor. Lumitaw sa kanilang mga kamay ang Godly Imperial Weapon at lumipad sila patungo sa berdeng aura ng mga nilalang. Nagsimula na ang labanan. Nasa pinakaharap si Zizuan at Taizuan. Ang mga hindi kilalang nilalang ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanilang mga armas. Parehong matapang, ngunit ang kanilang estado ng pag-iisip ay ganap na naiiba. Simple lang ang paraan ng pag-iisip ni Taizuan. Naroon siya para pumatay ng mga hindi kilalang nilalang at protektahan ang Continent of the Gods. Nais niyang protektahan ang mga ordinaryong tao na hindi masugatan ng berdeng lason. Gusto ni Zizuan na gumawa ng mas mahusay kaysa kay Linfang. Iyon ang utos na natanggap niya mula kay Godly Emperor Jiu. Kung si Zizuan ang naging dakilang pinuno ng bayan, si Tiandi ang Celestial Emperor ay magkakaroon ng direktang impluensya sa Zuan Yuan City. Wala nang maglalakas loob na labanan siya. Sa pag-iisip tungkol doon, ang mga mata ni Zizuan ay kumikinang ng masama at siya ay sumigaw ng galit. Mamatay. Isang dosenang sinulid ng berde at makamandag na chi ang kumalat sa paligid niya. Kumunat ang noo ni Taizuan nang makita ito. Gaano kalakas? Nagmumuni-muni pa rin si Linfang. Iyon ang pinakamahalagang sandali para sa kanya, ngunit biglang, lumitaw ang ilang makamandag na berdeng galami sa paligid ng kanyang mga paa. Hindi siya nakalimutan ng mga umaatake, napatay niya ang napakaraming kaibigan nila. Sumirit ang berdeng nilalang, handang atakihin si Linfang. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata. Isang puting godly aura ang lumitaw sa paligid niya ng sabay-sabay, at ang mga berdeng nilalang ay agad na natangay, ang berdeng lason ay tumalsik sa paligid. Phew! Ginawa ko ito, sa isip ni Linfang, nakangiti at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Napagtanto kung gaano siya naging matatag, lalo siyang napangiti. Kahit na walang Godly Emperor Seed, nalampasan niya ang tila hindi malulutas na balakid na iyon. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 384, mga plano ng Godly Emperor. Mukhang tama ako. Nagawa mo, bulalas ng Godly Emperor Blood. Pulang dugo ang mga ilaw at ang maikling matandang lalaki ay tumayo sa tabi ni Linfang. Hindi siya umalis, nagtago lang siya. Kung inatake ng hindi kilalang nilalang si Linfang, tinulungan niya sana siya. Naramdaman niya ang paggalaw ng panloob na enerhiya ni Linfang, kaya nahulaan niya na sisalaki si Linfang. Guro, salamat sa iyong katapatan at mga piraso ng payo. Kung wala ka, baka mali ang direksyon ko, sabi ni Linfang. Ang kanyang itim na damit ay kumikislap sa hangin, kumikislap ang kanyang mga mata habang nakangiti. Nagbago ang chi ni Linfang, umunlad siya at gumawa ng malaking hakbang pasulong. Ngayon, si Linfang ay napapaligiran ng isang protection na puting aura. Siya ay opisyal na isang half-godly emperor. Hehe, walang problema. Kahit na ginamit mo ang Godly Emperor Seed Wang Tenghua, ayos lang. Ito ay magiging marumi, bagaman. Hehe, ngumisi si Godly Emperor Blood, umiling-iling at nakangiting ng aasar. Hindi na intindihan ni Linfang, at nagtanong. Bakit mo nasabi iyan, guro? Dahil ang batang babaeng iyon ay ang binhing si Wang Tenghua. Nakuha mo sana ang binhi sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya, ngunit tumanggi ka, kaya kailangan kong tumulong. Ah, paano ito posible? Tanong ni Linfang. Natulala siya. Ang binhi ay ang kilanisang puri ni Huang Nu, Huang Tenghua. Sa wakas ay may naunawaan si Linfang. Ang katawan ni Huang Nu, ang kanyang kilanisang puri, ay si Huang Tenghua ang Godly Emperor. Kaya pala hindi siya madaling tumanggap. Namula si Linfang. Kung alam lang niya, hindi niya ito tatanungin ng ganyan. Hehe, bata, anong meron? Nagsisisi ka ba? Tanong ni Godly Emperor Blood, natatawa sa kanya. Sinulyapan siya ni Linfang at galit na sinabi. Isipin mo ang sarili mong negosyo, pwede ba, matanda? Hehe, munting brat, karaniwan mong tinatawag akong master, masama ang ugali. Masayang sabi ni Godly Emperor Blood, umiling-iling. Ang larangan ng digmaan ay naging ganap na magulo. Tumingin siya sa mga ilaw sa Yin Territory. Mayroong milyon-milyong hindi kilalang nilalang, tulad ng unang pagkakataon na narito si Linfang. Guro, lalaban ako.
Sabi ni Lin Fang, tumalon pa sulong. Hoy, kailangan mo akong isama. Sabi ni Godly Emperor Blood. Siya ay naging pulang dugo na ilaw at bumalik sa mundo ng espiritu ni Lin Fang. Kinuha ni Lin Fang ang kanyang Buddha Sword at nagsimulang lumaban sa tabi ni Tai Zuan. Nasa ilalim ng pressure si Tai Zuan. Mayroong daan-daang libong galame sa paligid niya. Ang kanyang kaliwang braso ay nabubulok, ngunit hindi siya kumikibo, hindi pinapansin ang sakit. Nang dumating si Lin Fang, hindi gaanong na-pressure si Tai Zuan. Sinulyapan niya ito at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mu Fang, ikaw. Si Tai Zuan ay namangha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Mamaya ko nasasabihin sa'yo. Patayin natin ang ating mga kaaway sa ngayon. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Nagsimula siyang gumawa ng mga galaw gamit ang kanyang espada, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay. Agad na nabawasan ang bilang ng mga hindi kilalang nilalang sa paligid niya. Tumingin si Tai Zuan kina Lin Fang at Zizuan, namangha. Napakalakas nilang dalawa. Tumingin si Zizuan kay Lin Fang, ngunit hindi siya pinansin ni Lin Fang dahil nakikipaglaban siya sa milyon-milyong nilalang at sobrang nakatutok. Imposibleng makita ang aura ni Lin Fang sa sandaling iyon dahil napapalibutan siya ng makamandag na berdeng chi. Ngumiti ng malamig si Zizuan. Sinisikap niyang gawin ang sarili niyang pagkawasak. Hehe. Ngumiti si Zizuan ng mapanukso. Itinaas niya ang kanyang sibat at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Napakabilis, ang ilang daang malalakas na cultivator ay nakakita ng tatlong malalaking kumpol sa dikalayuan sa larangan ng digmaan. Isa sa paligid ng Zizuan, isa sa paligid ng Lin Fang, at isa sa paligid ng Tai Zuan. Ang tatlong cultivator ay nasa isang killing frenzy. Nagtataka ang lahat kung kailan naging napakalakas ng mga hindi kilalang nilalang na iyon. Ang tatlong cultivator ay walang pakialam kahit na. Sa kabaligtaran, mas nakaramdam sila ng pananabik na lumaban. Bakit sila matatakot sa lakas ng Half-Godly Emperor, o sa tuktok ng ikasyam na Holy Spirit Emperor Layer? Ang kanilang mga pag-atake ay tumusok sa kanilang mga kaaway tulad ng mga kutsilyo sa mantikilya. Nakatayo sa tuktok ng pader ng lungsod ang Godly Emperor Huang at Godly Emperor Jiu. Natulala sila. Kung may nangyaring mali ay masasangkot sila, ngunit sa sandaling iyon, walang napakalakas na nilalang, at walang mapanganib na nangyayari. Noong mga araw, lumilitaw ang mga hindi kilalang nilalang na may lakas ng layer ng Godly Emperor. Ang lalaking pinalitan ni Godly Emperor Huang ay nalusan ng hindi kilalang nilalang at namatay. Ama, lalaban ako. Naramdaman ni Godly Emperor Jiu ang pagdaloy ng hangin, at nagulat siya. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng gintong baluti na may hawak na sibat, mukhang malaya at matikas. Master Godly Emperor Huang, anak mo ba iyan? Tanong ni Godly Emperor Jiu. Kakaiba ang ekspresyon niya. Ang Godly Emperor Huang ay nag-aalala tungkol sa kanyang anak na babae, ngunit pagkatapos ay naalala niya kung gaano ito kalakas. Isa rin siyang half-Godly Emperor, kaya nanatili siyang kalmado. Nang marinig ni Godly Emperor Huang ang Godly Emperor Jiu, tumingin siya sa kanya at tumango. Talaga, anak ko iyon. Napakaranggal at matikas noon si Prinsesa Huang, ngunit ngayon. Sabi ng Godly Emperor Jiu, bumantong hininga at umilingiling. Ngumiti siya ng nakakaloko. Pinagtatawanan niya si Huang No. Ikaw. Ang Godly Emperor Huang ay biglang nagbago ng husto. Ngunit ang Godly Emperor Jiu ay tumingin sa larangan ng digmaan na parang walang nangyari. Galit na galit si Godly Emperor Huang, ngunit wala siyang magawa, kaya kinontrol niya ang kanyang sarili. Kung doon nagsimulang mag-away ang Godly Emperor Huang at Godly Emperor Jiu, maaaring makuha nito ang atensyon ng ilang hindi kilalang nilalang ng Godly Emperor Layer. Ang maliit na batang iyon ay medyo malakas. Neutral na sabi ng Godly Emperor Jiu. Ang Godly Emperor Huang ay tumingin kay Lin Fang, at nagulat. Siya ang magiging dakilang pinuno ng bayan. Kumpiyansa na sabi ng Godly Emperor Huang. Ngumiti lang ng manipis si Godly Emperor Jiu. Si Zizuan ay isang namumukod tanging at mahuhusay na cultivator ng lahi ni Tian Di ang Celestial Emperor. Makikita natin kung sino ang may sapat na lakas para maging mahusay na pinuno ng bayan. Hayaan ang katotohanan ang magsalita, hindi ang emosyon. Sabi ni Godly Emperor Jiu, nakangiti at tinuro si Zizuan. Isang namumukod tanging at mahuhusay na cultivator ng lahi ni Tian Di ang Celestial Emperor. E ano ngayon? At ang ilang mga tao ay tulad ni Mo Mian 100,000 taon na ang nakalilipas, o Zuran 50,000 taon na ang nakalilipas, o Zuzuan 20,000 taon na ang nakalilipas, hindi sila kabilang sa lahi ni Tian Di ang Celestial Emperor, tama ba? Sabi ng Godly Emperor Huang. Hinatak ng Godly Emperor Jiu ang isang mahabang mukha. Mga katotohanan din iyon. Si Mo Mian, Zuran,
Zuzuan at ang iba ay namumukontangi at may talento, at nakapatay sila ng maraming tao na kabilang sa angkan ni Tian Di ang Celestial Emperor noon. Emph. E ano ngayon? Sa tingin mo, ang kriminal na iyon ay maaaring maging matagumpay. Sabi ni Godly Emperor Jiu, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay nanigas. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 385, hindi makayanan ang isang pag-atake. Pagkaraan ng tatlong araw, ang Godly Emperor Huang at Godly Emperor Jiu ay nasa dakilang palasyo ni Godly Emperor Huang. Isang grupo ng mga tao ang nasa likod nila. Naroon din sina Lin Feng at Huang No, at lahat sila ay nakatingin sa tansong salamin. Ang tansong salamin ay nagpakita ng bilang ng mga nilalang na pinatay ng bawat tao. Nang ipahayag ni Godly Emperor Huang ang resulta ni Zizuan, si Zizuan at Godly Emperor Jiu ay parehong hinatak ang mahabang mukha dahil nakikita rin nila ang mga resulta ng ibang tao, lalo na kay Lin Feng. Si Zizuan ay pumatay ng 900,000 nilalang, naabot niya ang dating kabuuan ni Mo Feng. Napatay ni Mo Feng ang 1,000,000. Papalapit na siya ng papalapit kay Tian Di ang Celestial Emperor sa listahan. Sabi ni Godly Emperor Huang, na nakangiti sa Godly Emperor Jiu. Ang Godly Emperor Jiu ay nagtaas ng manggas, tahimik na galit na galit. Ang mga resulta ni Mo Feng ay papalapit na sa kanyang ninuno. Hindi ito mukhang maganda sa lahat. Kailangang mamatay ang mga kabataan ganyan. Noong mga araw, bumuo ng paksa yun sina Mo Mian, Zuran at ang iba pa. Ang parehong mga bagay na nangyari noon ay hindi na maaaring mangyari muli, hindi maaaring si Mo Feng ang bagong Mo Mian. Hindi siya makabangon. Sa pag-iisip tungkol dito, ang mga mata ni Godly Emperor Jiu ay puno ng pagpatay. Kahit na hindi niya ito ipinakita, sa isang tulad ni Lin Feng, na may malalim na pag-unawa sa death daw, madali itong madama. Si Huang No ay pumatay ng 1,700,000 nilalang. Ang kanyang resulta ay hindi rin gaanong malayo kay Tian Di ang Celestial Emperor. Sabi ng Godly Emperor Huang. Siya ay nasiyahan, ngunit malungkot sa parehong oras. Noong mga araw, madali niyang nalampasan si Tian Di ang Celestial Emperor. Si Prinsesa Huang ay hindi sikat, ngunit ngayon. Tai Zuan, 700,000, katulad ng resulta ni Mo Feng noong isang araw. Pagkalipas ng 5 araw, oras na para magpaligsahan sina Zizuan at Lin Feng para sa posisyon ng dakilang pinuno ng bayan. Maraming malalakas na cultivator ang nagtipon upang manood. Nasa sabik silang lahat. Ang mga taong iyon ay nahahati sa 2 grupo. Isang grupo, na binubuo ng 400 tao, ang nandoon para kay Lin Feng, si Tai Zuan sa kanilang harapan. Ang kabilang grupo ay maliit, kasama ang Godly Emperor Jiu sa harapan. Sinusuportahan nila si Zizuan, ngunit ilang dosenang tao lang sila. Nasa gitna si Godly Emperor Huang, na nagsisilbing referee. Hindi dumating si Huang No, na ikinagulat ng maraming tao. Maraming hindi kilalang nilalang ang pinatay ni Zizuan, kaya kwalipikado siyang hamanin si Mo Feng. Ang mananalo ay magiging dakilang pinuno ng bayan. Sabi ng Godly Emperor Huang. Naikuyong ni Zizuan ang kanyang mga kamao at tiningnan si Lin Feng ng masama. Itinaas niya ang kanyang paa at tinapakan ang lupa, nabasag ang bluestone. Walang ekspresyon si Lin Feng. Nakatayo sa langit, sinabi niya kay Zizuan. Halika at lumaban. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Ang yabang. Emph. Pagkatapos ng laban, tuturuan kita kung paano maging mabuting bata. Dumura ng masama si Zizuan. Itinaas niya ang kanyang sibat at itinapon ang sarili kay Lin Feng. Nagsimula na ang labanan. Tiningnan ni Lin Feng si Zizuan at ang kanyang sibat, isang kahangahangang tanawin. Ang lakas ng tuktok ng half-godly emperor layer ay nakakatakot, ngunit si Lin Feng ay hindi natakot. Gumawa si Lin Feng ng ilang mga hand seal at ginamit ang kanyang imperial imprint formula. Isang napakalaking imperial imprint ang lumitaw, at ang mga puting ilaw ay kumislap, na pumipilit sa lahat na dulang. Nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata ay tuluyan na silang natulala. Paano? Paano ito posible? Napakalakas ni Mo Feng. Maraming tao ang natulala. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Si Zizuan, isang cultivator ng tuktok ng half-godly emperor layer, ay hindi nakatiis kahit isang atake. Binawi ni Lin Feng ang kanyang kamay, at dahan-dahan ang lumitaw ang mga puting ilaw sa paligid niya. Ang kanyang chi ay ganap na nagbago. Ang Godly Emperor Jiu ay namangha. Paano ito posible? Siya. Nang makita ng Godly Emperor Jiu ang Godly Light ni Lin Feng, natakot siya. Hindi siya natakot sa Lin Feng na nasa harapan niya, natatakot siya sa hinaharap na Lin Feng. Hindi pa siya gumamit ng isang Godly Emperor Seed para makapasok sa half-Godly Emperor layer. Sa mas maraming oras, gaano siya magiging malakas? Mamatay. Nang hindi man lang namamalayan,
ang godly Emperor Jiu ay sumalakay ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya maaaring hayaan si Lin Feng na maging mas malakas, lalo na ang isang taong kabilang sa angkan ng Demon Emperor. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Tian Di ang Celestial Emperor? Sa makatuwid, nagpa siya si Godly Emperor Jiu na mamajitin. Kailangan niyang lutusin ang isyo sa lalong madaling panahon. Napakabilis ng Godly Emperor Jiu. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ni Lin Feng at binato siya ng suntok. May lakas siya ng pangalawang Godly Emperor layer, delikado talaga siya, hindi tulad ng Godly Emperor Tian noon. May impresyon si Lin Feng na sisabog ang kanyang mga ugat at art area. Isang nakakatakot na lakas ang tumago sa kanyang katawan at sinimulang sirain ang kanyang panloob na enerhiya. Sa napakahalagang sandaling iyon, nagpa siya si Lin Feng na gumamit ng trump card. Ginamit niya ang kanyang Great Buddha formula at ang kanyang Birth of a Buddha ng sabay at pinagsama ang mga ito. Boom! Sumabog si Buddha Qi at pinalibutan siya. Sinuntok ni Godly Emperor Jiu ang Qi ng dalawang Buddha formula, at nawala ito. Ang suntok ay nagpatuloy sa paggalaw patungo kay Lin Feng, ngunit hindi rin naging madali ang Godly Emperor Jiu. Napatras siya ng isang daang hakbang at tumalsik ng dugo. Gusto mong mamatay? Galit na sigaw ni Godly Emperor Jiu. Muli niyang inihagis ang sarili kay Lin Feng. Kailangang mamatay ni Lin Feng. Napakabastos. Nanalo si Mo Feng at ngayon ay dakilang pinuno ng bayan, maglakas loob ka bang subukang patayin ang dakilang pinuno ng bayan? Gusto mong mamatay? Sigaw ng Godly Emperor Huang. Hindi niya akalain na si Godly Emperor Jiu ay maglalakas loob na salakayin si Lin Feng, kaya hindi siya nakareact ng mabilis gaya ng nararapat. Sa kabutihang palad ay nagawang iwasan ni Lin Feng ang unang pag-atake, at ngayon ay may oras na kumilos si Godly Emperor Huang. Paano kung namatay si Lin Feng mula sa unang pag-atake? Naghagis ng suntok si Godly Emperor Huang na bumangga sa Godly Emperor Jiu. Ang mga Godly Energy ay sumabog at gamulong sa mga alon. Maraming tao ang walang pagpipilian kundi tumakas upang maiwasan ang mga enerhiya. Mu Feng, pumunta ka sa main hall. Kunin ang tansong salamin at umupo sa pangunahing trono. Kapag opisyal ka ng mahusay na pinuno ng bayan, walang maglalakas loob na sasalakayin ka muli. Sigaw ng Godly Emperor Huang. Nagsimula siyang lumaban laban sa Godly Emperor Jiu, pareho silang may lakas ng pangalawang layer ng Godly Emperor. Walang nakakaalam kung sino ang mananalo. Mukhang malungkot si Lin Feng. Hindi niya talaga akalain na susubukan siyang patayin ni Godly Emperor Jiu. Hindi na siya nagaksaya ng oras at agad na tumakbo patungo sa main hall. Zizuan, pigilan mo siya. Sigaw ni Godly Emperor Jiu. Duguan ang mga mata niya. Sa tingin mo saan ka pupunta? Nanigas ang mukha ni Zizuan. Tumayo siya at sinuntok si Lin Feng. Asar! Si Lin Feng ay naghagis ng isang sipa na naglalaman ng lakas ng chili cosm ng dakilang tao. Si Zizuan ay nawasak. Si Lin Feng ay naging half-godly emperor, kaya madali ang pagharap kay Zizuan. Kapag nagkaroon siya ng lakas ng tuktok ng ikasyam na layer, maaari na niyang patayin ang half-godly emperor. Ngayon na siya ay isang half-godly emperor mismo, ang isang tulad ni Zizuan ay parang isang insekto sa kanya. Kumbinsido pa si Lin Feng na kaya niyang labanan ang mga cultivator ng unang layer ng godly emperor. Baka kaya pa niyang talunin ang godly emperor Emperador Tian ngayon. Siyempre, hula lang yon. Si Zizuan ay itinapon ng 100 metro ang layo. Hindi tumigil si Lin Feng. Tumakbo siya sa pangunahing bulwagan at kinuha ang tansong salamin ng walang pag-aalinlangan, bago tumakbo patungo sa trono. Ang mahalagang trono ay mukhang ordinaryo, kaya bakit ito tinawag na mahalaga? Isa lang itong puting upuan na gawa sa jade. Mabango din. Nahirapan si Lin Feng na isipin na ang Demon Emperor ang nakaupo noon. Ang tronong ito ay tinatawag na Zuan Yuan Throne, ito ay isa sa tatlong mahalagang bagay ni Zuan Yuan ang Demon Emperor. Sabi ng isang malinaw at malambing na boses ng babae sa tabi niya. Lumingon si Lin Feng, at nakita si Huang No.